Yan po mga kabayan, tapos na naming purmahan yung septic tank. Yan, may tatlo siyang manhole. Yan. Ang sukat po niyan 40 by 40 yung sa ilalim kasi papalaki po yan sa taas. Ang purpose po niyan para yung cover na gagawin namin cover diyan hindi siya mahulog sa ilalim kasi papaliit po yung sa baba. Yan, tapos ito naman mga kabayan kung mapapansin nyo, yung mga lumang plywood lang kinabit namin saka yung maliliit, yan, pirapiraso na siya. Yung mga pinaglumaan niyan doon sa ginawa naming purma sa mga poste. Kaya po yan ang ginamit namin, yung hiwa-hiwalay na yung plywood. Yan, tapos dito naman tapos na yung sewer line namin. Yan, yung itong hinuhukay na to, yan naman yung dadaanan ng drainage. Yan, dito dito lulusot yung tubo ng drainage. Yan, hanggang dun po yun sa dulo. Yan, ganun din po yung tubo nyan. Yung dun sa pinakauna tatlong D4, tapos yung kadugtong niya di sa east. Yan, tagos na po yan din sa drainage sa kalsada. Ito na yung pinakadulo ng drainage. Yan, yung ibabaw nito nakalibil dun sa ibabaw ng kalsada. Yan, tapos yung kalsada naman mga kabayan, galing sa ibabaw ng kalsada, 60 naman dito sa finished floor ng pitch unit na to. Yan, kaya pala mga kabayan, yung klibi namin dito kada isang metro, isang sentimetro. Dahil mahaba po ito mga kabayan. Kung gagawin natin itong 2%, yung galing po dun sa likod ng unit na yon, galing sa likod ng unit, papunta sa harap, 9 meters po yan. Yan, galing naman dun mga kabayan sa dulo na yon, hanggang dito, sa each unit, dahil 3.5 po ito, nasa 28 meters po yan. Tapos papunta naman dun mga kabayan sa septic tank, yan. Yan yung pinakadulo ng tubo na yon, 7 meters po yan mga kabayan. Kasi dalawang tubo ito, dalawang tubo, 6 meters. Yan, tapos ito pang pagbali dito, kaya 7 meters po yan. Kaya kung susumahin mo yun mga kabayan, kung gagawin nating 2% yan, masyado na pong malalim. Masyado nang lulubog dito sa kalsada yung dulo nitong drainage. Kaya ang ginawa namin mga kabayan, 1% lang. Hindi po ito pwedeng gamitan ng 2%. Kasi yung mga nagko-comments mong iba, dapat daw 2%. Yan, hindi po pwedeng gawing 2% to mga kabayan. Kasi kung gagawin natin 2% to, susub-sub na kami dito sa kalsada. Yan, kaya ang ginawa po namin dito, 1% lang. Isang metro, isang sentimetro yung klibe. Yan, tapos ito naman mga kabayan yung katsubisi namin. Yan, kada unit isa. Yan, ito yung galing sa likod. Dito siya babagsak. Yan, tapos ito naman sa kabilang unit, dito naman siya babagsak. Yan, tapos ito yung clean out namin sa bandang gitna. Sa pang-apat na unit. Yan, yung hinuhukay na yun mga kabayan sa gilid ng tubo. Yan, simula dito mga kabayan hanggang doon sa dulo. Aasintadahan yan dito sa may gilid na to. Yan, yung hinuhukay nilang yon. Yan, ito na mga kabayan yung naasintadahan namin. Ayan. Yan, ngayon patatakpan ko na to ng buhangin hanggang matakpan lang yung tubo. Tapos lupa na. Itong lupa na to na hinukay dito. Yan, papalagyan ko muna ng buhangin sa ibabaw ng tubo. Yan, dito pala mga kabayan sa wire na to na 8x4. May nag-comment sa akin na kailangan daw ito dito sa bandang taas. Yan, dito po hindi po siya pwede kasi ito pong wire na to, ang sukat nito 12 cm na yan, yung pinaka dulo ng wire. Pag dinagay po natin yan sa taas, nandito na yung 12. Yan, hindi na po siya mapagtatagpo saka itong tubo dito. Yan, saka hindi po siya babalik. Kasi yung ilalim nitong tubong ito, mas mababa pa kaysa dito sa pinakailalim ng tubong ito. Yan, kaya hindi siya babalik. Kung sakali man bumalik, hanggang dito lang yan mga kabayan kasi mas mataas ito. Yan, saka yung tubig mga kabayan, pag umagos papunta dito, hindi naman po yan pagdating dito, hihinto para bumalik lang dito. Siyempre, duro-diritso po yan pababa. Yan, kung sakali man na may umagos na kaunti dito, aagos pa rin po yan pababa.
dahil mas mababa po yung ilalim ng tubo na to na di 8, isa dito sa di 4. Yan, kaya hindi po siya pipwedeng dito sa itaas yung Y na to. Kasi hindi po siya mapagtatagpo. Yan, kaya po ganyan po yung kabit namin. Flooring ng septic tank. Yan, itututok na namin yung mixer para duro-diretso na. Yan, yan yung bubuhusan namin mga kabayan. Yan, yung bakal niyan mga kabayan, 40 by 40 yan, 10mm. Yan, yung mga bakal na yun, nakakabit yan dyan sa wall putting. Yan, yan, bubuhusan na namin yan, direkta na yung mixer. Yan, ito mga kabayan, nabuhusan namin yung flooring. Yan, okay na yan. Ngayon, pinopormahan na namin yung slab nito. Yan, lahat na may buhos yan. Yan, habang nagpuporma sila, mga kabayan, ilalagay na namin tong pinout dito. Yan, ilalagay namin yung reducer. Yan, ito yung bossing reducer na 8x6. Yan, tapos ilalagay ito sa gitna. Ito namang 6x4 para maging 4 na lang yung clean out natin. Yan, yung ginagamit naming pandikit solvent na Niltex. Yan. Yan, yan mga kabayan, di 4 na lang yung butas. Yan, ngayon, isasalpak na natin tong tubo. Yan, lalagyan din ng solvent to. Yan, ito na mga kabayan yung clean out natin. Tapos itong dugtungan ng takip na to, ito yung nakalibil sa ibabaw ng flooring. Yan, ito yung ibabaw ng flooring namin. Dito yung nakalibil. Ito lang yung nakalitaw sa flooring. Ito. Yan, ito na mga kabayan yung bubuhusan namin. Yan, tapos na rin namin nalagyan ng plywood yung septic tank. Yan, ito mga kabayan yung mga manhole nya. Yan, tatlo yan.
Tapos kung mapapansin nyo mga kabayan, mga pira-pirasong plywood na lang yung sinahig namin dito. Yan ang purpose po nito mga kabayan, kasi kung pupurmahan namin ito ng buong plywood, mahirap nang ilabas dito. Kahati-hatiin mo rin siya sa ilalim. Yan, kaya itong mga lumang plywood na to, yung ginamit namin mga purma sa poste, ito na rin yung ginamit namin dito para hiwa-hiwalay na siya. Pag babaklasin namin yung purma, madali lang siyang ilabas dito. Sa 40 by 40 po yan, yung butas na yan, yung sa ilalim ito. Kaya po ito naka-islanting para yung cover na ipupurma ulit namin dito, hindi siya mahulog. Yan kasi pa-islanting papaliit sa ilalim. Yan kasi pag nabuhusan namin yung isla, pag natanggalan namin itong purma, dito rin namin ipupurma yung takip. Yan yung purpose po nito, kaya naka-islanting siya para hindi mahulog sa ilalim yung cover niya. Yan, ang susunod namin dito, lalagyan na namin ng bakal. Yan, ang spacing namin ng bakal nito, 15. 15 yung pagitan lahat, papunta doon saka papunta dito. 15 cm. Yan, ito naman mga kabayan, nilalagay nila jaking na to, yung sa pabilyo naman to. Yan, yung galing yan sa CR. Tapos, didiritso yan dito sa diotso nating tubo, sa Y. Ayan, may 45 tayo dito. Tapos yan na yung way natin. Naglagay tayo ng reducer dito na 8x4. Ayan, tapos dito may clean out din tayo dito. Ayan. Tapos yung doon, pinakadulo na yun, may clean out din doon sa pinakadulo. Kaya pwede rin masundot doon, papunta dito. Ayan, pag punta ng dumi dyan, sa spinning masundot dito pag nagbara. Ayan, lahat po yan may clean out para kung sakali man na magbara, masusundot. Yan, lalagyan muna na ang buhangin yan bago lupa. Yan, bubuhusan na namin to. Yan ang purpose nito mga kabayan, 12 mm na to na nakapabalagbag na yan, para iwas crack po dito sa may kanto. Yan, kaya lahat po yan mayroong 12 mm.
ibabaw ng septic tank. Yan, bukas ito na lang mga cover nito. Yung tatlong manhole na yan. Yan, hanggang dito na lang po mga kabayan. Maraming salamat po sa panonood.